Amuya-muya-muya-papa. Hey guys, this is Matthew and you're watching Matt Talks! Anyway, the reason why I'm here is because gusto ko mag-share ng knowledge ko sa inyo na kung saan alam kong may maidudulot na maganda. Bakit maganda? Hindi ko din alam. I have a question. May crush ka, di ba? Ang tanong ko, yung crush mo ba, crush ka? O minsan, may crush ka nga, ina-assume mo na crush ka din ng crush mo. Anyway, I want to share some tips kung paano ma-fall si crush sa'yo. Okay, so let's start with number one. Proper hygiene. Alam nga namang may crush ka at magugustuhan ka ng crush mo kung hindi ka malinis sa katawan mo. E paano pag nakita ka ni crush mo tapos naamoy ka niya? E natural, hindi ka niya magugustuhan. Ibig na magka-crush din sa sayo, baka ma-turn off pa siya. Tandaan natin, when it comes to proper hygiene, hindi lang naman yung para sa crush mo. You're actually doing it for yourself because proper hygiene means you are clean inside and out. And also, it means na inaalagaan mo yung sarili mo. Meaning, less prone ka sa mga sakit and less prone ka dun sa mga mababahong amoy. Kaya diba, importante ang proper hygiene. And also, when it comes to proper hygiene, dapat lagi kang mabango. Tandaan natin, ang gusto ni crush ay mga mababango. Mabango na lalaki o mabango na babae. Bakit? Tandaan natin, kahit dumaan ka na at si crush ay nilagpasan mo na, maamoy ka lang ni crush. Alam ko, mabebetan ka niya. Pangalawa, proper grooming. When it comes to proper grooming, dapat iniisip natin na hindi lang dapat tayo malinis sa katawan. Ang ibig sabihin, dapat kahit uniform, kahit school uniform lang ang sinusuot mo, o kahit na naka-t-shirt ka lang, o kahit naka-pants ka lang, dapat maayos ka pa rin tignan. Meaning, dapat hindi lukot-lukot, dapat presentable ka pa rin tignan. Para pag nakita ka ni crush, you will stand out. You will stand out with the crowd. Pangatlo, dapat laging nakangiti. Yung pagngiti mo, dapat yung ngiting langit. Yung parang pagngiti mo na akala mo eh, si crush ay laging nandyan na hindi mo alam kung pupunta ba siya o hindi. Yung ngiti na kahit nangalay ka na, ngingiti ka pa rin kasi alam mo na nandyan si crush anytime, pwede ka niya makita. At pag napansin ka ni crush, naniniwala ako, magkakaroon ka ng tsansa. Pang-apat, dapat lagi kang masayahin. Dapat lagi kang funny. Bakit? Tandaan natin na isa sa reason kung bakit nagkaka-crush ang isang tao sa'yo is because if you are funny. Not funny in a sense sa para kang sira ulo, but funny in a sense that you will make that person happy every day, every time, or kapag lagi kayong magkasama. Why? Because being funny, you will actually enlighten, you will actually make his or her day positive. At pag ginawa mo positive ang kanyang buhay, natural, lagi kanyang kakausapin. Lagi kayo mag-uusap to a point na pwede kayo mag-text, pwede kayo mag-viver, or pwede kayo mag-messenger. Tapos send-send ka na ng picture mo. Kunyari, nakaganyan ka, o kunyari, any post na gusto mo, na alam mo matutuwa si crush. Number 5, show your talent. Kung marunong ka kumanta, kung marunong ka sumayaw, dapat ipakita mo yon. Pero dapat hindi straight sa crush mo na parang, uy crush, sayaw tayo. Uy, crush, kakantahan kita. Not like that. Example, pag may event sa school nyo, o kunyari may competition sa school nyo, that is actually your opportunity for you to show off your talent. At pag show off mo yung talent mo, ang mangyayari is, not only the people around you will be impressed, pero at the same time, si crush, sasabihin niya, ay, ang galing nito kumanta. O ay, ang galing nito sumayaw ah. So meaning, you're not only trying to impress the people around you, but also you're trying to make your crush notice you. Number 6, maligo. Siyempre, magkikita kayo ni crush, hininga, mabaho. Magkikita kayo ni crush, kilikili, may putok. Natural, magugustuhan ka ba ni crush? So parang katulad din siya nung una kong sinabi, proper hygiene. Dapat lagi ka ring maligo, tanggalin yung mga libag-libag sa katawan, mag-deodorant, mag-toothbrush, okay, para lagi mukhang presentable at amoy na mabango ka para sa crush mo. Amoy, papa. Number 7, joke lang. Lahat ng tips na binigay ko sa'yo, joke lang yun. Dahil alam naman natin na gusto kong gumawa ng video para ma-entertain ka. It's up to you kung susundin mo yun. But anyhow, I am Matt Talks and you're watching this video. Please like and subscribe and bye-bye.